si Rene J. May retry naman kasi siya. Okay, may retry siya. Ang tanong kasi dito, bakit walang sumama ata sa kanya? Mm. He's trying to snatch. Siguro. Na, oh, lucky snatch. One man snatch gusto nila. One man snatch kaso na snatch si Rene J. Okay lang mag-retry siya. Ma-retry mo or makuha. Kaso hindi niya rin nakuha eh. So, yun na nga naging problema dito eh. Kasi binabantayan nila yung rotation or I mean yung timestamp netong mga buff ni Hajisi. Knowing na isa sa weakness ng isang Ling is to control or minimize the Ling on getting those buff. Mm-hmm. Ayan, ako, ito, right now, ako, aggressive placer, Bangalik, ? Rene J still on the go. Harassing the Kagura dito, pero oh my god, disengage siya lang din naman muna. Pero Toshi, cutting lane sa counter bottom lane kasama. Yung Ling natin, ito, bihira ako makakita ng Ling na nag-i-stay sa lane. Di ba kadalasan talaga mga Ling na nakikita natin on the tournaments, malikot, umiikot sa buong mapa, pero speaking of umiikot pa nga dito with this ultimate taking down Rene J once again. NXP, delikado yung kalagayan dito, yung payong medyo makate ang bawas against H2O. Score 0 to nga with a gold lead like 1,000 or 800 para sa side ng Smart Omega. Daan-dahan umaangat ang Smart Omega dito. Kailangan medyo bumawi ang next play Predator. Mas maging maingat. Lalo si Renji eh, napipick off lang siya. Mm-hmm. Iba eh, kung titignan yung movement guys, iba yung movement dito ngayon ni Renji. Ano, yung rotation niya solo, yung mga pick off niya, moving solo as well. So baka may mga pinapagana sila rotation dito na hindi pa natin nakikita. Mm-hmm. Nako, pero ito, parang mga pinalo ni Pais happening right now. Target nila sa H2O and will be taken down by Curtis D. Perchester. Ay, masakit yung dragon, pero RKO on the Truman. Here comes the payong, the damage, Israel. Aka is the only one left using his ultimate. It's not enough to save himself. Smart Omega, 5-0 lead against next play Predator Solid. And I think another fight is going to happen on the bottom lane. Hindi na pala. Ginamit niya na lang yung last insanity just to escape the grasp of that Esmeralda. Oy! Grabe yung pinakitang puwersa doon, no? On point yung payong eh. Yun yung literal na payong kapatid. Hindi payong yun eh. Panilong yung ginawa niya eh. Pansilong. Grabe. Tolda yun eh. Di ba yun? Oo yun, tolda. Tolda. Tent ba? Tama. Patalo yung ano doon eh. Micromatic ba yun yung payong? Trapal. Oo, talo yung micromatic sa laki noon. Trapal na yung nilagay nila doon. Grabe. Ito na, going in. Tumalo na dito si Estrada, the nice event account initiate. Oh! Pa si YSR, here comes Shenron. Huli na sa balita si Shenron. Napitasan sila dito ng Rene J. Kapalit naman dito si Heat. Disengaging pero ala ko pupugain nila yung ano eh. Yung turtle eh. Grabe yung damage na pinapakita ng magkabilang team ngayon. Ha? At least next play Predator Solid ngayon, parang Prof. B. Meron ng kills. Pero wala pa rin objectives compared sa Smart Omega na right now nakakuha na ng turtle and meron pang inhibitor na isa. No, I think hindi pa pala nakuha yung turtle. Tower pala, sorry guys, hindi pala inhibitor. Tower. Nakuha sila ng isang tower onto the top lanes. Tapos yung mga jungle camp na kalaban, naaagaw din nila yung iba. Alright, alright. Gusto ko yung mga agaw moments ha. Kung matitignan mo, naangat-angat ang next play Predator, I mean Smart Omega. No, to the point na minsan nang pumipekto sila ng konting invade na may naiiwan sila mga green dots din sa kanilang mga jungle, di ba? So ang ano niyan, ang point diyan is nakakapag-knockout sila ng small jungle sa kalaban kasi merong signs of life pa sa jungle na Omega. Doon sila sa kabila nagpa-farm pero look at that, medyo marami question mark. Question mark siya doon. Nakakapagtaka nga naman bakit ka naandun. Pero good sa gitna naman Kagura having that 6 assist, 100% kill participation. Teamfight, yes. Tama-tama. Diyan talaga hindi siya humihiwalay sa mga miyembro niya during teamfights. Yung respo niya nandun lagi. And right now, tignan natin yung item ng magkabilang team Raptors Machete for the Ling going syempre for the endless battle. Pero on to middle lane na pick off na naman si Rene J dito. Medyo masakit. Tignan ang standing ni paring Rene J, paring Prof. He has a 0-4 and his item is just boots going for the necklace of Durance. No, mahirap makahirap pa ka-item especially kapag lagi kang napipick off. And yun yung dapat nilang iwasan. Tama. Medyo mahirap din kasi battle spell niya eh. No? Diba? Kung, kung gusto mo makatakas, most likely pag wala ka ng orb, medyo delicates na dito. Look at si MB, ang oso, kinatay mismo ng mga players ng Smart Omega.
Yes, and look at Curtis's split pushing onto the top lane. Talaga napipilitan bumalik sa pwesto niya si paring Chester. Dragonut form, binabanatan, hinagis papunta sa likod. Look at the damage of the basic attack. The missile, the ultimate has been used. Chester will try to run away with the dragon tail, pero basic attack will take him down. Curtis is still on the go. The ejector is dead. The missile, pero ultimate dito ng akin natin will save, syempre, H2WO. Biglaan eh. Kala ko mapepekto sa niya. Pinakooldown niya yung mga missile niya eh. Diba? Oo. So, bigla siyang nag-ano, yung gumaga, yung mag-e-ejector. Natutuwa kay Joel din pag nag-e-ejector eh. Yung parang nauuna yung ano, yung chan, tapos nagagaling, bumubuka yung dalawang kamay, no? Oo. Ay, imagine nyo kung alam yung cartoon sa Ed and Eddie, yung pag tumatakbo sila. Yung nakaliad. Oo, nakaliad. Feeling ko doon ako yung design kay ano eh, kay Johed eh. Look at that last insanity para makawala dito sa tatlong miyembro. Pero sino ba yung mga... Noy! With the fizzle flicker out coming from Next Play Predator giving us a good show. Yes, tama. Ayan, no? Ano eh? Good decision actually. Nakala ko tatambayan niya pa just to save his outer turret. Pero hindi niya bitawan. Ayan, nagsasasayaw ka pa dyan. Pero here in the middle lane, Dricaldo naman yung lagayan. Question mark, not in the stand, will connect. Pero disengage, coming from the question mark with the flicker out. Tapos, pumasok din at lumabas din naman agad yung ating link. Pero Renegade is still on the go. Yun yung overturn, the damage is real. GZ mega kill. Another pick off for Smart Omega. Si Renegade 06 na, pero another RKO has been used. Holy Stamon will connect. Tapos si damage ni GZ with both crits. Tuloy ang laban natin dito. Tempest of Blaze under the turret with the slide in, slide out. That is going to be an unstoppable link with 815. Last insanity is used para lang mapabugaw palayo ang miyembro ng Smart Omega. Ang sakit! Munti ka ng mapitas dito ni Rene J, you know? Si Payong kapatid. Konting hipa na lang mapipitas niya. Siya pa yung na-micro doon. And now, napanin siya ng tatlong miyembro getting nothing from Smart Omega. Masakit yung ano, ha? Damage ng Kagura natin. No, this time though, hindi siya kasama sa kill participation ng limang deaths ng kalaban. Masakit pa rin eh. Siya yung reason pa rin naman, no? Kasi hinahabol siya. The reason of the death sa kalaban. Pero another teamfight yata ang mangyayari dito sa may bottom lane. Asia will try to run away. HGZ pumasok sa turret pero disengage siya rin. Buhay pa yung ating marksman from Next Day Predator. Renegade with the ultimate has been used. Talagang tinayuan lang nung ating Esmeralda. Wala nang pakialam sa damage siya. Kaya bitaw ng lunok sa atin. Pero the dragon has been activated. Look at Chester aggravating the entire enemy team. Tumama yung ating blender. The stun will connect. Pero wala pang ultimate na ginagamit si paring MB. Disengage siya lang naman dito sa Esmeralda. Sumasayo the dragon tail has been activated. MB is still being chased by Toshizi. Look at the damage. Hindi haabot yung payong. Kaya disengage siya lang naman coming from Smart Omega. Nakita namin yung position doon ng ano? Ng Smart Omega. One of the reason bakit hindi sila nakakuha ng good setup, pagka nakapag-dragon dito si Chester, yung kaliwat kanan, taas baba yung pwesto, hiwa-hiwalay literal yung mga members ng Smart Omega. So yung susuguri niya, susuwagin ng dragon niya, hindi dikit-dikit, naghihiwa-hiwalay, di ba? So ang laban ng space na tatakbuhin niya, right after siyang maging matapos yung dragon form niya, automatic, tsaka pumabalik sa grupo. Parang ano, pag naghulog ka ng pagkain, yung mga langgamalis. Yung mga bibe, di ba? Pag binugaw mo, tapos naglapag ka ng tinapay sa sahig, magtatakbuhan sila pabalik. Parang ganun ba yung sinasabi mong analogy? Ganun yung ano eh. Ganun ko nakikita yung galawan ng Smart Media in terms of their strategy against this Yuzo. Dito ano eh, kumbaga ayaw kasi nila magpatama talaga at magpaka-stacks nung siya energy. Pero on to the bottom lane, ayan, another turret will be taken down by Smart Omega. Walang magawa ang Next Play Predator solid para dumepensa sa mga turret nila. RKO will be activated pero flicker out coming from H2O. Perfect activation, paring Prof B, just to escape the ultimate of Atlas. Ang bilis naman nun. Actually, hindi siya flicker eh. Yung jump out lang. Ah, yung side lang. Oh, cooldown pala yung ano. Ang bilis yun. Sabi ko, hindi nag-flicker. Fast hands. Ayun na. Inuwi na dito. Hinatay si Toshi. Pero here comes the dragon. Nag-iwiwalay. Humiwalay si Toshi. Oh. Para walang sinong. Pagbalik niya, tsaka sila babalikan dito ng grupo ng Smart Omega. Link. Here Link. Oh, damage. Rene J. Sinaksak dito si Rene J. Pero buhay pa si Rene J dito. Pumapalag pa nga. Trying to run. Falling down. Low. Etong si MB going in. Nakatakas pa si MB. And Rene J buhay pa.
Grabe naman yung ano, yung place na ginawa dito nung ano natin, ni Toshizi, nagpa-bait. Tapos nung nagkataong, nung dumating na the point na dikit-dikit na yung kalaban, uses his purify, tapos here comes the follow-up, no? Resulting onto the deaths of two members ng Next Play Predator Solid. Solid tong Smart Omega ngayon, iba. Iba yung klase ng galaw na pinapakita nila ngayon compared sa last time na nakita natin sila sa MPL. Uy, oh, si Kurt Easy, tinan mo. Kinakayod nung Johed niya yung sarili niya doon sa pader. Ayun, oo. Oo, Pony Simon. Ang cute lang eh. Nag-aabang lang dito si Kurt Easy kung sino ang mahuhugot nila. Binebeluhan ng binebeluhan. Ayan ang dragon. From the back lines, disengaging ang buong Smart Omega. Hindi. Nagre-regroup lang siya. Papalag. Sinaluan na naman nila dito. Dragonoid. Ay! Tester. Patay! Patay may payong! Sa mukha, patay ang payong, kapatid! Delikado yung ginawa doon. Actually, a very nice pick off from Next Play Predator Solid. Actually, they still have a chance for a comeback, no, parang Prof. Bino. Kailangan lang nila ng proper pick off sa side ng Smart Omega. Ling and Esmeralda lang din makasaya yung pinakamasakit yung damage sila rito. And ang problema lang, hindi nila mahuli. Ano yung nangyayari doon kay Kurt Easy tsaka kay Tosh Easy? Kinakaskas nila yung sarili nila sa pader. Makatayin likod. Alam mo yung pag makatayin likod mo? Lag jutsu yan, lag jutsu. Ah, lag jutsu. Nagpapanggap na lag tapos pagka pumalag, GG ka. Fakening lag, nag-fakening pala ng lag yun eh. Oh, lag jutsu yan, nararamdaman ko. Tinitignan ko yun yung mga ganyang style. Lag jutsu yan. Follow ko rin eh. Ayun, kakaskas na rin. Kakaskas na rin si Kurt Easy. Di ba? Pagka ginown nila yan, bigla silang papalagan yan. Tignan natin. Makakaskas sa pader pero may skill eh, no? Kalokohan din eh. Neto nga ni Toshizi. Pero here comes another teamfight yata. Going to happen to be the lane. Again, done of Fatal Links. Don't taking down Renegade. The Dragon Form has been activated. Pero look at the damage na natanggap niya even on the Dragon Form. Toshizi still onto the bottom lane with the Falling Star Moon. H2O mapipilitan tumakbo. Hajizi onto the wall. Masakit ang damage ng Smart Omega. Walang magawa Next Play Predator Solid. Another gate has been opened onto the top side ng Next Play Predator. Lahat sila nagkikis-kisa na sa pader. Ano to? New meta. Pero slam dunk. There you go. Envy will fall. Kinatay ang oso dito. Huling push na ata dito. That's a double kill for the side of Smart Omega. Trying to end the game and another one. Four man down. Predator Solid. Trying to survive sa laban na to, defending ang Yahweh DJ dito, going in Renegade. Ganda ng ejector. Oh my God, Yahweh has fallen down as well. Walang minion yung tropa natin from Smart Omega, kaya hindi pa nila ma-end. Pero look at the link, onto the bottom lane, focusing the last gate. And it has been opened indeed by Hajizi. And right now, bukas na lahat ng pinto. Delikado na lalo. Ang Next Play Predator, last insanity just to clear out the entire minion way. Pero here comes the payong masakit, kapatid. Ang binabawas dito ni Question Mark. Pero Toshi, tamang sayo lang. Onto that wall, I think Smart Omega will end the match right now. 2-0. Wala si Ginoo.